paano ba ako mag-isip ng content? Sino ang iniisip ko na manonood kapag gumagawa ako ng content? Paano ko mapapasubscribe yung mga tao sa channel ko? Yes, kamusta naman ang itsura ko? Nakaitim ako ngayon, ah. Oh, yes, sir. Kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo, no? Nasa labas kami ni Kila ngayon dahil kailangan ni pastol ang batang to. Kahit medyo nagmalamig at malamig talaga at nag-snow, pangit ang weather at basa ang sahig, kailangan lumabas. Enjoy ng... Ay, ang ganda dito na ako. Let's go here na. Here, come here. Yeah. Ganda rito, meron siyang palaruan na ano, pambata. Ang video na to was inspired by a sincere follower. Masasabi ko na sincere follower siya kasi concerned siya sa channel. Concerned siya sa future ng channel. Concerned siya sa paglago ng channel. So, ito yung hinahanap ko mga followers, no? Sana marami pang dumating na ganito. Meron kasi siyang tatlong tanong na tumatak sa akin. At talaga namang ang sarap pag-usapan. Paano ba ako mag-isip ng content? Sino ang iniisip ko na manonood kapag gumagawa ako ng content? Papaano ko mapapasubscribe yung mga tao sa channel ko? Yung mga ganitong mga followers, sila yung tutulong sa paglago ng channel mo. Ang sagot ko dun sa tanong kung papaano ba ako mag-isip ng content, ganito ako mag-isip po. Hindi, seryoso. Ganito talaga. Yan, ganyan ako mag-isip ng content. Medyo tingin sa taas tapos nakahawak sa baba. Ganyan. Ganyan ako mag-isip ng content. Nag-uumpisa yung isang content ko sa kung ano yung meron ako. For example, yung mga nakaraang mga videos ko tungkol sa iPhone 12. Ginawa ko yung video na yon dahil meron akong iPhone 12. Tapos, hindi ako gumagawa ng content na hindi ko kayang gawin. For example, mga comedy, no, yung pagpapatawa. Feeling ko hindi ko kaya yon, so ganun, hindi ko yung gagawin. Eksena ng bata at saka ng tindera, no? Sabi ng bata, pabili pong ubas. Tindera, wala kaming ubas. So kinabukasan, bata, pabili pong ubas. Tindera, wala nga kaming ubas, ang kulit mo eh. Isa pang tanong mo eh, staplerin ko na yung bibig mo eh. Kinabukasan ulit, bata, may stapler kayo? Tindera, wala. Bakit? Bata, pabili pong ubas. Pangalawang tanong, sino ang iniisip ko na manonood kapag gumagawa ako ng video? No? Ang iniisip ko, yung mga sincere followers ko. Sila yung mga iniisip ko na makontento sa kung ano man yung ginagawa ko. Na mas dapat improve ko yung sarili ko. No? Hindi ko iniisip yung mga hindi ko kayang abutin. Hindi ko iniisip yung mga negative. Iniisip ko siya pero hindi ko siya dinidibdib. Magkaiba yun, di ba? Yun. Okay, eksena. Nanay, tatanungin yung panganay na anak at bunso. O nanay, 1 plus 3 bunso. Bunso. 4 po, nay. Very good. O ikaw naman, panganay. 3 plus 1. Ayan na, ayan na. Lang yan. Pag mahirap sa akin, favoritism eh. Eto guys, eto yung isa sa pangapaborito kong tanong eh. Papaano ko mapapasubscribe yung mga tao sa channel ko? Papaano? Okay, ganito yan guys. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano kayo mapapasubscribe. Nasa inyo yun. Kayong bahala kung gusto nyo magsubscribe, no? Ang magagawa ko lang ay improve yung sarili ko, galingan ko yung mga videos ko, gawin kong mas interesado,
sa abot ng aking makakaya. Yun lang yung kaya kong gawin. Pero yung hindi ko hawak na yung pagpindot dun sa subscribe button at pag-sign in, gumawa, paggawa ng YouTube channel at mag-subscribe sa akin, hindi ko hawak yun, no? It's up to you guys. All I can do is improve myself. Ang sarap i-discuss ng mga ganito mga tanong, lalo kapag sincere yung nagtatanong. Kaya ako napagawa ng video na to eh, dahil dun eh. Kung nag-iisip kayo na gumawa ng channel, eh malaking bagay to. Kasi ngayon, karaniwan gumagawa tayo ng video para masatisfy yung audience. No? Hindi masatisfy yung sarili muna natin. Kung gagawin mo yung para sa ibang tao, tapos hindi yung ina-expect mo na balik sa'yo nung tao na yun na gusto mong masatisfy. Nagsakripisyo ka halimbawa, gumawa ka ng video para sa kanila, tapos hindi mo ina-expect yung ganung feedback. So, masasaktan ka, may stress ka. Bakit ganun? Diba? Dapat, gawin mo to, enjoyin mo habang ginagawa mo yung mga video mo. Tapos, bahala na sila kung magugustuhan nila. Don't get me wrong guys sa mga sinabi ko dito ah. May kanya-kanya tayong opinion. Eto opinion ko to. Hindi masamang makiuso. Pero wag mo lang kalilimutan ang totoong nilalaman ng puso mo. Hindi masamang gawin kung ano man yung gusto ng ibang tao. Entertainment ang tawag dito. Pero wag mong kalilimutan na unahing pasayahin ang sarili mo. Pag-ibig sa sarili ang tawag dito. Yun lang guys. Salamat sa panonood. Like, comment kayo. Subscribe kung hindi pa. And I will see you sa sunod na video. Bye!